Alam po natin mga kapatid, ang mga Israelite po ay itinawid ng Diyos sa kahirapan. At hindi lang sa kahirapan, kundi itong pagiging alipin sa Egypto, di ba? So, itinaas din ng Diyos ng kanilang moral. Kasi di ba, ang alipin noon ay talagang mababa ang tingin ng mga Egyptian sa kanila. Sila po ay binihisan, sila po ay pinakain, pinainom sa gitna po ng ilang. At sabi sa Bible na ang kanilang mga damit ay hindi na luma. At sa kapaglalakad po nila, sa pauli-ulit po nila ng 40 years sa wilderness, hindi man lang namaga o nasugatan ng kanilang mga paa, hindi ito nagkaroon, di ba? So napakabuti ang Diyos sa kanilang mga buhay sa panahon na yon. At dinala sila sa bayan ng Israel na tunay na masagana. So ito yung babala ni Moises sa kanila, alalahanin ninyo ang kabutihan ng Diyos. So, kung babasahin po natin yung whole chapter po ng 18, sabi po doon, huwag niyong kalimutan ang kanyang mga utos. Baka kapag kayo yumaman na, makakalimutan niyo siya at magiging mapagmataas kayo. Ito po yung sabi ni Moises sa mga Israelite. So ganun din po tayo mga kapatid, ito po ay reflection sa atin, sa ating mga buhay, either physical po o material things o spiritual na kalagayan po natin. Bago po tayo dumating dito po sa Israel, mayroon po tayong mga sariling Egypt, di ba, sa buhay po natin. Marahil galing dito kayo sa panahon na walang-wala o sa poverty, di ba? So, praise God, dahil tayo po ay nilevel up ng Panginoon. Di ba dati hindi po tayo naniniwala? So, nagkaroon po tayo ng spiritual na nilevel up po tayo ng Panginoon sa spiritual. Dati hindi po na tayo naniniwala sa tithing, di ba? Sa Pilipinas, kumikita po tayo ng 1,000 lang. Pero dito, di ba? Inilevel up tayo ng Panginoon. Kumikita po tayo dito ng 1,000-1,000 kung i-convert po natin sa peso. Kaya purihin po natin ang Diyos dahil in-increase niya po yung ating kayamanan, di ba? Material things. At higit sa lahat, in-increase po ng Lord yung faith po natin. So mga kapatid, hindi po sapat na tayo po ay nagsasabi ng Todalael, Baruch Hashem. Kailangan po natin na pag nag-thanksgiving po tayo sa Panginoon with action, hindi po ba? Kaya huwag po natin kalimutan na magbigay po sa gawain ng Panginoon at ibigay po natin yung tamang portion sa Kanya, yung ating mga tithes and offering bilang handog at papuri sa kabutihan po niya. At praise God, masaya po akong magbalita po sa inyo na meron na po tayong bagong laptop, di ba? So, purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa, sa inyong pagiging generous sa kanyang gawain. Alam ng Lord yung mga ginagawa po ng inyong mga kamay. At praise God po at lahat ng pangailangan ng ating iglesia ay provided ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, let us pray mga kapatid. Minsan po, O Diyos, salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala na ibinibigay mo po sa akin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-sustain ng bawat pangailangan ko na, Panginoon. Maging po, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin hinihingi, ngunit pinagkabalo mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, salamat sa pagpapala, salamat sa bayang Israel, Lord God, na instrumento mo upang kami ay mapagpala, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na i-bless ang bayang ito. Maging po, Panginoon, ang aming tithes and offering, O Lord God. Ang handog po namin, nawa o Diyos ay malugod ka Panginoon sa mga kaloob na ito Panginoon. Pagpalain Panginoon ang mga kapatid na ito na patuloy na nagmamahal, nagsusuporta Panginoon sa inyong iglesia o Lord God. I-bless mo ang kanilang mga trabaho, proteksyonan mo ang kanilang mga employee o Lord God. Maging po yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas Panginoon. Purihin ka o Lord God at patuloy nga Panginoon na turuan mo kami na magbigay sa iba at higit sa lahat, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, na amahalin, Panginoon, ang iyong gawain, Lord God, upang madami pang kalula, Panginoon, ang maligtas sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Lord God. Purihin ka sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen and amen. Amen.